Hi guys, this is Rama again. Welcome to another vlog. Bago ang lahat, please don't forget to like or follow my Facebook page, Roma So, Instagram account, Roma_So, and don't forget to subscribe. So for this vlog, kasi marami nag-request actually last year pa ng Calathea care tips. But kasi last year, isa pa lang yung Calathea ko, which is yung Calathea Orbifolia. And kumbaga, kahit nakuha ko na yung tamang pag-alaga sa kanya, and syempre, gusto ko i-share yung medyo kahit paano, nakuha ko na yung medyo perfect pag-aalaga sa kanya, ba? Diba? And syempre, nakakahiya naman kung isa palang Calathea ko, tapos magbablog na ako ng care tips. So, ngayon, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 pots of Calathea, pero meron akong 4 kinds ng Calathea. Meron akong Calathea Misto. Before, meron akong Misto, but binenta ko na yung Misto ko, which is sobrang lago and hindi ako nagka-problema doon. Ngayon, meron akong 3 Orbifolia in different sizes. Isang rattlesnake, isang makoyana or yung peacock. Then, meron akong isang medallion. So, yun yung mga Calathea ko now. So, papakita ko sa inyo ngayon kung saan ko sila nilalagay. Kasi for me, ang Calathea, especially yung Orbifolia, nakakatawa kasi yung Orbifolia ang isa sa pinakamaarte sa Calathea variety. Sa Calathea, isa siya sa pinakamaarting variety, but siya yung unang-una kong binili. So, kaya pala nung binili ko siya, sabi sa akin ni Saki Love by Naruthi, nako yan sis, pagka yan ang talaga na master mo, medyo ibang level ka na ng plantita kasi talagang mahirap daw ang Calathea. Pero, nung nagkaroon ako ng Misto, na-feel ko na, hindi naman pala lahat ng Calathea ganun kaarte. Pero, number one pinaka-importante ay yung location nila, kung saan mo sila ilalagay. So, yung mga Calathea ko, andito sila sa shelf ko, which is no direct sunlight, pero bright indirect talaga dito. And andito sila, parang mga nakatago. Ito yung Orbifolia ko, pinakabago. Ayun din yung pinakabago. Tapos yung pinakaluma, andun sa loob. This is, pinapakita ko lang muna yung location nila. Tapos ito yung medallion. Tapos ayun yung dalawang makoyana or and yung rattlesnake. So ito yung peacock. So kung mapapansin nyo, ayan yung shelf ko, pero nasa parang likod sila. Medyo tago sila. Kasi before, napansin ko, nung nilagay ko yung itong una kong Orbifolia dito sa medyo masyadong harap, nagkaka-brown edges siya. Pero alam ko may problema rin ako sa watering noon dahil hinahayaan ko siyang mag-dry. So ngayon, nilalagay ko na siya dyan sa, ipon sila dyan sa likod medyo ng shelf. And remind ko lang kayo lahat, itong mga isa-share ko sa inyo na Calathea care tips ay ito yung mga hiyang sa akin or effective for me dito sa location ko sa, kasi importante talaga ang location at syempre yung sa situation ko, 'di ba? Hindi naman din kasi natin masabi na pag sinabi kong ganito, pwedeng super effective sa iyo, pwedeng hindi effective sa iyo, pero effective sa iba pa, 'di ba? Ganun lang. So unahan ko na din kasi syempre marami din kasing pwedeng mag-comment na bakit yung ako, ginawa ko yung ginawa mo, pero ganito, hindi siya effective. Kasi po pwedeng ang sa location talaga, meron mga ganon. Like sa mga ferns, meron ako mga ferns dito na okay, pwedeng sa location mo, hindi. Kasi talagang, alam niyo na, yung init kasi malaking factor, especially ngayon na summertime na rin talaga at napaka-init. Para sa akin, isa ang mga ferns and Calathea na ang hirap ipuesto sa ngayon dahil nga, hindi sila ganun ka-match sa sobrang init. So, start na tayo doon naman sa kung paano ko sila diligan. So, ito po ang mga closer look ng aking Calatheas. Ayan, umpisahan natin dito sa Orbifolia. Huwag niyo ako i-judge dito kasi ito yung vinlog ko nung nakaraan lang, last month lang na pinabas shipping ko from La Union. And nagka-damage siya. Actually, ang daming damage nito. Kasi nainitan siguro or na-stress sa biyahe. But ito yung pinaka-una-una kong Calathea. Meron tong mga 5 leaves noon nung binili ko. And at first, okay naman. Tapos, nagka-edges, nagka-brown edges siya, nag-crispy. Kasi ang mali ko palang nagawa ay hinahayaan ko mag-dry at nandun siya sa parang outer part ng shelf ko. Pero, dahil sa, parang ito yung naging guinea pig ko eh. Ito yung pinag-experimentuhan ko. Ito yung hinuli ko kung paano ba dapat talaga na effective dito sa akin. So, as you can see, ito yung bago niyang
leaves. Tapos, ito rin yung bago. Makikita nyo, flawless sila. Ayan, may isa lang ganyan. Flawless na sila. That means, kaya naglakas na ako ng loob na bumili nitong the rest na to, itong mga to. Kasi, ito na, feeling ko, na nakuha ko na yung tamang alaga para sa kanya. And, since ang Orbifolia nga, isa sa pinakamaarte, feeling ko, nakuha ko na dito sa Orbifolia na to. And, ito naman yung second ko. Ayan. Lagi ko silang pinipicturean kasi para makita ko kung may mali ba sa ginagawa ko, para makompare ko. So far naman, wala naman. Ito mga to, mga before na yan bago dumating dito eh. So, watering na nga. Sa watering, dati hinahayaan ko sila ito, hinahayaan ko mag-dry. So, siguro, yun yung parang tinrato ko siya as tulad na mga iba kong plant. So, siguro, kaya nag-crispy yung edges, ganon. So, ang ginawa ko, iniba ko yung style ko. Lagi ko itong chine-check kung moist. Ito, medyo moist pa siya. Lagi ko chine-check. So, parang nangyari is twice a week ko silang dinidiligan. But, hindi yung soggy, ah. Hinahayaan ko muna siya na, ayan, tulad niya, moist-moist pa. Hindi ko pa siya didiligan. Siguro, mga tomorrow pa to. Ito, moist pa din. So, ginaganon din, nadampi-dampi ko lang yung daliri ko. Pwede naman kung may soil moisture kayo, pang meter ng soil moisture, okay din yon. Pero ako, mas easier for me, igagani-ganito ko lang siya. So, ayan, makikita nyo, okay na siya. So, keep the soil moist, number one. Pati ito, ayan, moist-moist pa siya. Ito, ang soil nito ay loam soil. Ito, halo-halo na to, may ipa, may mga coco cubes or whatever, and mga iba-iba na to. Hindi ko na iniba yung soil nila. Actually, ito nga hindi ko pa nire-repot, si Medallion. Si Medallion, ganyan na rin talaga siya pag-receive ko. So, talagang gano'n na lang ang ginawa ko. Nilagay ko na lang sila sa medyo likod. At sinicheck ko lagi yung moisture ng kanilang soil. Ito, moist-moist pa. Mga bukas to. Bukas, didiligan ko na to. Then, humidifier. Ito yung ginagamit kong humidifier. Matagal na rin to sa akin last year. Mga last year pa to. Nabili ko to for mga 700 plus yata sa Lazada. And ang lakas ng usok niya. So, ang ginagawa ko lang, nililine up ko yung mga plants ko dito sa area na to. Nililine up ko sila dyan. Tapos, nalagyan ko ng water lang to, plain water. Walang halong any scent or whatever or oil. Tapos, yan, hayaan ko lang sila na i-mist. Siguro mga twice a week kong ginagawa, especially ngayon na mainit na, twice a week ko silang humidifier. So, ayun. Tapos, every other day, minimisting ko sila, pero malayo. Mga parang dito ka, tapos imimisting ko lang sila ng malayo. Parang, medyo malayo siya. Tapos, yung hindi parang, ayan, yung hindi siya parang direct na direct masyado, parang talagang ambon lang ang dating. Yan, ginagawa ko sa kanila yan. Then, sa fertilizer naman, sa fertilizer, as usual, alam niyo naman na ang ginagamit ko ay Miracle Grow. Osmo Coat para sa mga soilless na plants, like yung mga Hupersia. Pero dito sa Calathea, pag fine-fertilizer ko sila with Miracle Grow, medyo hindi matapang yung timpla. Kumbaga, kung ang gamit ko sa Miracle Grow ay yung isang scoop or isang teaspoon, halos 2 pails of water, 2 timba ng tubig. Yung iba po, may mga nag-message sa akin na parang ang ginagawa lang nila, 1.5 water sa isang scoop. Grabe po, mamamatay po ang halaman nyo or magdidilaw, whatever. Ang dami ko na pong vlog na pinakita or sinabi na pag Miracle Grow, ano nyo po, sobrahan nyo yung tubig. Huwag nyong isipin na kailangan pagka may fertilizer, ay, tatapangan ko para mas mabilis lumaki. Ganyan din ako before, although hindi ko ginawa, naisip ko lang din siyang gawin. Kasi makakasamaan naman siya sa plants nyo, any kind of plants. So, for the Calatheas, ang ginagamitan ko ng Miracle Grow, silang lahat naman meron. Siyempre, number one, avoid the leaves na malagyan. Kahit naman pa nagdidilig ako, unless, syempre, imimisting mo siya or, di ba, ang humidifier, malalagyan ng moisture yung leaves nila. So, okay lang yon. Pero, pag may fertilizer, hindi ko, as much as possible, puro sa soil lang talaga at dahan-dahan lang. And, matabang ang timpla. Kumbaga, mas matabang pa para sa ibang plants. Mas lalo sa Calathea. Tapos, more than a week, pagka dinidiligan ko sila ng fertilizer, hindi ko sinusunod yung sobrang once a week talaga. Kasi,
alam niyo na, medyo sensitive din kasi, especially yung herbivore nga. So, medyo dinadalangan ko, mas less yung pag-fertilizer. Minsan, once every 2 weeks lang, gano'n lang yung ginagawa ko sa kanila. So, ayun yung mga care tips ko sa kanila. Actually, napaka-simple. Pero, pinaka-importante talaga location, huwag niyong ilalagay sa mainit. Kahit morning sun, hindi ko sila pinapatamaan ng morning sun. I'm not sure kung sa iba, effective yon. But for me, para sure, hindi magka-brown edges, hindi ko na lang nilalagay sa may tatamaan siya kahit morning sun. And kung nasa loob naman yung calatheas nyo, dahil ako, natry ko na rin sa loob, nilalabas ko na lang siya, siguro mga 3 to 4 times a week, nilalabas ko every night, para kahit paano nahamugan. Ano yung iba kasi yung, iba yung temperature pag gabi, iba yung hamog, iba yung hangin sa labas pagka gabi. So feeling ko nakakatulong din sa kanila yon. Like yung pileas ko, nilalabas ko every night talaga. So yun po yung aking mga simple care tips para sa calathea. Minsan huwag tayong matakot or huwag tayong, minsan para nauunahan tayo, ay calathea yan, napaka-arte. Kaya ako sa totoo lang, tinagalan ko talaga bago ako magkaroon ng calathea care tips na i-share sa inyo. Kasi nga, syempre, mahirap na yung, alam niyo na, mahirap nang ma-judge. Tsaka, mahirap din yung i-share ko agad, tapos hindi pa naman, kumbaga hindi ko pa naman na-master kahit paano. So, yun nga, kaya ang lakas na loob ko bumili ng mga calatheas na ako kasi feeling ko, medyo expert na ako dun sa herbivore. It's just that, minalas ako ng konti, ng slight dun sa isang calathea ko na malaki. And, kumbaga, at least hindi naman siya sa akin nagkaganon, di ba, sa biyahe naman. So, ngayon, instead na ibenta ko siya, parang naging challenge for me na pagandahin siya para mapakita rin na ako yung nakapagpaganda sa kanya kahit dumating siya sa akin ng may problem. So, yun guys, napaka-quick and ano lang, quick and simple tips. Yun nga, sa araw, no morning sun for me. And huwag niyo siyang ilalagay sa exposed na masyadong mainit. Humidifier twice a week, misting every other day, keep the soil moist, and fertilizer more than once a week. So yun guys, thank you so much for watching, and kung meron pa kayong gustong ipa-share sa akin na care tips, just comment down below or anything, organizing or whatever, just comment down below, i-check natin kung carry ng powers yan. So thank you so much, and don't forget to subscribe!